Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates, ha. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin nyo lang yung mga messages na magre-resonate para sa iyo. So again, this is for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ang subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. Okay, so again, this is for Earth Sign. Ay, bago nga pala ang lahat, no? Kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, search mo lang sa Facebook. Bali, friend ko yan, na magaling din po mag-tarot reading. And if you want English, eto, no? Kasi ito po ay may lahi po itong aking friend na si Oliver. Ayan, si Oliver. Ito po ang kanyang email. Email at palmread@protonmail.com. Ayan, English po, na nakakonsentrate siya sa palmistry. So, kung interesado kang malaman itong mga events or mga darating sa buhay mo, no, ay sa kanya ka mag-inquire. Okay, and of course, may charge siya, ha? $20 per reading. Pero ito, sulit naman po ito. Okay, anyway, let's start your reading. Earth sign, the Three of Swords. Okay, the Temperance. Alam mo yung feeling na parang alam mo na hindi na pwede kasi may third party situation with the Three of Swords, pero naghihintay ka pa rin. Pero parang feeling mo kasi wala nang chance with the Tower, pero naghihintay ka pa rin. Okay, nandun pa rin yung kagustuhan mo with the Ten of Pentacles. Na although, oo, kasi umiiwas ka ngayon kasi hindi pwede with the Queen of Swords. And maaaring maraming nagpapamulat sa'yo na nagiging dahilan at nagiging rason kung bakit kailangan mo nang umiwas or tapusin or wag na maghintay. Kaya lang with the Ace of Swords and the Hierophant, maybe yung iba sa inyo, wala ka rin naman kasing, yung iba ha, wala ka rin naman kasing bagong kakonect ngayon eh. So, kumbaga, habang wala ka namang ibang kakonect pa, ang dating is parang naghihintay ka pa rin sa kanya. Okay? And, maybe you are focusing on yourself, nagpo-focus ka sa sarili mo, habang nagkakaroon ng separation sa inyong dalawa, and maybe hindi mo ino-open ang sarili mo sa kanya. But you know, with the Devil, Capricorn energy, nandun pa rin yung part of you, alam mo, time will come, magkakaroon ako ng chance sa kanya. Magkakaroon yun, ng chance yung sa aming dalawa. Okay? And then, sino ba itong person na kakonect mo pagdating sa love? Hindi ito para sa lahat, guys. Kasi napaka, yung iba, konting energy lang talaga nakukuha ko dito eh. It feels like a personal reading, by the way. So, yung iba sa inyo, pwedeng parang istorya mo na talaga ito. Kasi personal reading eh, no? Pwedeng 100% ka makaresonate dito. Anyway, sino ba tong person na kakonect mo? Yung iba, pwedeng walang third party situation, guys. Pwedeng nasasaktan ka lang sa taong to eh. Nasasaktan ka lang sa mga ginagawa niya. Pero naghihintay ka pa rin. Part of you is nag-hold on pa rin sa connection na ito. The King of Wands and the Queen of Swords. Okay, medyo mailap, medyo malayo, medyo maiwas itong person na ito. Siya kasi yung tipo ng taong, I don't know, very mature. Okay. Pwedeng meron lang siya mga bagay na pina-priority ngayon. I can see also a person na medyo mataas ang kanyang katayuan sa buhay. Could be a boss, a manager. Kung hindi man, pwedeng may, eto pwedeng yung pa-family niya may kaya, ganun. And medyo yung iba sa inyo kaya ka nahihirapan i-approach itong taong to dahil dun nga sa estado ng buhay niya. But anyway, pwede rin naman kasi masyado nga talaga siyang mature. Yeah. Iba sa inyo, pwedeng may endings na nangyayari sa inyo ngayon itong person na ito. Anyway, ano na sa isip mo at emotion para sa kanya?
May iba sa inyo nagtatanong ka sa sarili mo, ba't ako nasasaktan ng ganito? Bakit ako naghihintay ng ganito? May mga tanong na ganun. Okay. So, ang nasa isip mo ay actually gusto mong magkaroon ng maybe partnership or pagtutulungan sa inyo na itong person na ito. And pagdating sa emotions mo, actually, nagdadalawang isip ka. We do have here the Emperor, Aries Energy. Yun yan, nagdadalawang isip ka kung ikaw ba'y naghihintay or what. Or focus sa sarili or what. Kasi alam mo yon, yung parang part of you, sinasabi mong nagpa-focus ako sa sarili mo, pero alam mo sa parte sa sarili mo, kasi kilala mo naman ang sarili mo, alam mo sa sarili mo na naghihintay ka pa rin. Na hindi, medyo nalilito ka na rin kung ako ba'y naghihintay o ako ba'y umiiwas na or ako ba'y tama na, parang ganun. Pero, you still miss this person. Nami-miss mo pa rin yung communication, yung messages niya. Ano namang nasa isip at emotions niya towards you? Bottom of the deck is the Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Dumidistansya yung person mo, nagmo-move on siya, umiiwas, lumalayo. Kasi, I'm sorry, this is the Five of Cups. Hindi ko alam kung nabanggit ko ba yung Seven of Swords or Seven of Cups, I don't know. But this is the Five of Cups. Okay. So, sa nakikita natin dito, sobrang nalulungkot yung person mo, no? Kaya nagmo-move on din siya at saka umiiwas siya sa'yo, lumalayo. I feel like hindi niya kasi alam yung gagawin niyang actions dito. But anyway, bakit siya nalulungkot? Maybe because of another connection, of another relationship. Ito yung nagiging dahilan. Ngayon ba sa inyo, kaya siya umiiwas sa'yo? Ito, guys, dito sa part na ito, medyo iba-iba yung energy. Ngayon ba sa inyo, kasi pwedeng may karelasyon kang iba or may kakonek kang iba na pwedeng ito yung nagiging dahilan kung ba't umiiwas siya, tinatapos niya na. Or vice versa, pwede naman nasa side niya yon. Or yung iba naman, kasi maraming kumukonek sa'yo eh. Umiiwas ako, ito yung energy ng person mo, kunwari ito siya nagsasalita. Umiiwas ako kasi feeling ko medyo malabo tayo, lalo na marami pang may gusto sa'yo. At marami pang kakonek na iba, parang ganun. So, what will happen in the near future for you, Earth sign? So, if you feel like, kasing iba sa inyo, wala naman ako ibang kakonek, ikaw lang. May ganong salta. Or sa'yo lang, ikaw yung mas malaki yung chance sa kanila, parang ganon. Iba kasi yung thinking ng person mo eh. Feeling niya, may kakonek ka ring iba. Na kung ano yung treatment na ginagawa mo sa kanya, yung mga pinagsasabi mo sa kanya, parang feeling niya, may doubt siya na ginagawa or sinasabi mo rin yun sa iba. So feeling niya, marami kang kakonek na iba. Okay, lalo na that, for some of you, medyo mataas ang tingin niya sa'yo.
May energy dito ng suplada or suplado na energy. This could be a reading. I don't know kung ikaw ba yun or siya. What will happen in the near future for the both of you? The star. Bottom of the deck is the 8 of wands. Okay. So, yeah, the star and the moon. Page of swords. 8 of swords and the page of wands. May communication. Yung iba with the family. So, pwedeng close ka or kilala mo yung mga family nitong person na ito or vice versa. May communication doon. Pangangamusta ba? Parang ganun. And then the 4 of swords. Nakakita tayo pagdating sa person na ito, pagdating sa kanya, sa pagdating sa iyo, may iwasan pa rin na nangyayari dito. Alam mo 'yan? You're so close but yet you are still far, parang ganun. Ano ba yung motto na 'yon? So close yet so far, ganun. Ganun yung energy. Kasi kung makikita mo, it's the moon and the star. Magkalapit lang kayo eh. Di ba? Parang hindi mo alam, sa'yo lang din siya nakatingin. And then maybe ang pakiramdam mo naman in the near future is wala siyang pakialam. Parang ganun. But with the page of swords and the four of swords, ito parehong energy niya rin yan eh. May pag-iiwasan pa rin yan sa isa't isa in the near future. Okay. So, ano yung advice dito? Pay attention to the red flags. Clarify this. It is safe for you to love. Okay, so nakikita natin dito, hindi to para sa lahat, no? May mga bagay kang kailangan ayusin or baguhin sa sarili mo. Kung gusto mong mag-work out itong connection na ito, you know, if you feel like it is all... Guys, ito, pag naramdaman mo yung feeling na sige, i-push ko na. Pero may mga bagay kang kailangan baguhin muna sa sarili mo. Okay? Kasi, may yung nakikita nating red flags dito is pwedeng nasa iyo eh. Again, pag safe na yung pwede nang malin or pwede na yung connection ninyo, naramdaman mo na ay parang pwede na kami. Pero may mga bagay ka munang kailangan baguhin kasi maaaring ito yung nakikita niyang rason kung bakit siya naman yung nag-decline or hindi nagpo-push dito sa connection na ito. Okay? And maybe you can give each other a chance. Okay? Because may nakikita naman tayo dito yung true love. Pero pwede mong bigyan ng chance itong connection na ito. But you know, yeah, for some of you, hindi mo pa minamahal ng totoo yung sarili mo. So, you have to fully love yourself first, no? And yun lang naman yung nakikita natin dito. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.